So right now, dumating na yung ating spark plug. So sa owner's manual, makikita mo ito. Okay, ito na yung gap niya. Kailangan natin ayusin yung gap kasi normal spark plug lang siya. Okay, so 1 millimeter yung gap. Convert natin sa thousandths of an inch, it's 39 point something. Sa mga hindi nakakaalam, gagamit na ng feeler gauge para malaman yung gap. So ang gap natin is 20 and 19. Yeah. Ayan, simple lang yung gagawin. Ito yung gap. Makikita mo yan. So gagap lang natin yan. Ayan, tapos pag mukha na masakto na. Ayan, okay. Pag hindi, luluwagan ng konti, tapos kikipitan ng konti. So yun lang. So ayun, gagawin natin sa lahat ng spark plug and ready to install na tayo. So right now, dumating na yung ating spark plug. So sa owner's manual, makikita mo ito. Okay, ito na yung gap niya. Kailangan natin ayusin yung gap kasi normal spark plug lang siya. Okay, so 1 millimeter yung gap. Convert natin sa thousandths of an inch, it's 39 point something. Sa mga hindi nakakaalam, gagamit na ng feeler gauge para malaman yung gap. So ang gap natin is 20 and 19. Yeah. Ayan, simple lang yung gagawin. Ito yung gap, makikita mo yan. So gagap lang natin yan. Ayan, tapos pag mukha na masakto na. Ayan, okay. Pag hindi, luluwagan ng konti, tapos kikipitan ng konti. So yun lang. So ayun, gagawin na natin sa lahat ng spark plug and ready to install na tayo. Ngayon, magpapalit tayo ng spark plug sa ating Suzuki Alto. Ito yung mga kailangan natin baklasin. Ito, 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 then itong dalawang clip na to. Okay, tatanggalin yan, then pwede tayo magpalit. Sige, baklasin ko muna. Okay, so after matanggal, ito na siya. Then, dahil binaklasan natin to, yan. E magpalit na tayo ng bagong air filter. Kita nyo kung ano pinagkaiba ng dalawa. Medyo maitim. Actually, pwede pa to, pero magpalit na tayo. Okay, sayang naman yung fuel efficiency din. Kakabara din. Pitin natin yan. Okay, next. Ito yung itsura ng ating makina talaga. Okay? Ayan, medyo... Okay. Ito yung babaklasin natin. Yan. Tatlong tornilyo yan. Siguro 10 yan. Then hugot. Hugot, hugot. Then palit ng spark plug. Okay. After mabaklas natin yan. So gamit tayo nito. Size 5.8 na 16 millimeter na spark plug socket. Okay. Luwagan natin yan. Luwag. Then luwag yung tatlo. Then palit. Okay, so ito na yung ating bagong spark plug. Okay. So kabit nyo dyan sa main ignition coil. Then, huwag nyo ibagsak. Okay, kasi mawawala yung gap. Yung inayos nating gap. Kabit nyo lang dyan. Then, ignition coil yung pang-ikot nyo. Okay, para mag-thread dun. Then, after that, sa kanyo, baklasin yung ignition coil. Okay, ganun gagawin nyo lang sa tatlo yan. Okay? Pero syempre, ang ipanghihigpit nyo pa rin is yung wrench natin. Okay? Higpitan nyo pa rin ng wrench yan. Pag kumapit na, higpitan nyo ng wrench. Yun. Okay. Sige. May problema tayo dun sa last piece. Okay. Kasi pag ilalagay ko itong spark plug para higpitan, yun. Bumabangga. Bumabangga. Hindi siya mahigpitan. So, didiskartehan natin. Okay. Yan. Ito yung pandiskarte natin. Okay. Kota yung tissue, then ito. Okay. Tingnan natin kung uubra. Para sumikip lang. Okay, so right now, ito na siya. Okay, iniiwasan natin kasi mahulog to spark plug para hindi magbago yung gap. Okay, yung gap ng spark plug na in-adjust natin. Ayun, mukha namang din nahulog. Okay, so okay na, higpitan na natin. Yun lang, naiwan yung socket dun. Ano ba yan? Okay, so nabalik na natin. Ngayon, hinihigpitan na lang natin yan. Okay, ng 10mm. And ito yung itsura na spark plug. Okay. Pasabi naman, pa-comment naman kung okay yung sunog na spark plug ko. Okay, yun lang.